Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Welcome back to my YouTube channel. Kamusta naman kayong lahat? Sana eh okay kayo. So, for today's vlog is i-update ko kayo sa aming hardware store. Ano na bang nangyayari? Kasi nga 'di ba, naglipat kami ng bagong building sa relocation. Yung relocation building namin is wala na kami doon. So, nasa bagong Arakan yung public market na kami. So, ano ba ang mga nangyari? At saka, sa wakas, natanggap ko na rin yung aking Google AdSense pin. At dahil yan, sa suporta ninyo. So, maraming salamat. So, andito ako ngayon sa aming storage area. So, itutour ko muna kayo dito. Kasi, yung store na nilipatan namin is maliit siya, guys. So, hindi kasha yung lahat ng mga stocks. So, we decided na kailangan talaga namin ng bodega kasi dati wala naman kaming bodega. So, ngayon, ipapakita ko sa inyo yung update. Ipapakita ko sa inyo yung mga stocks na nandito para magkaroon naman kayo ng idea yung sa mga gustong magkaroon ng hardware store para makita nyo kung ano yung pwede ninyong may benta. Ayun guys, napakaingay ng aso namin. So, hi guys! So, never mind the dog, yung barking ng dog. So, ito yung mga item na nandito sa aming storage area. Ayan, as you can see, meron tayong mga spray paint dyan. Various items tayo dito. Mga, tawag nito, gasket. Usually, mga steel epoxy yan dyan. Ito, mga tuntun ito sa amin guys eh. Ito, plumbob. Sorry, hindi pa ako masyadong marumamit ng aking gimbal. Ayan. Yan, meron kayong ito, coulter for rubber plant. Ginagamit yan. Hinges guys. Stick wheel. Ginagamit sa kahoy. Lucasil, mga hinges. At saka mga cutting disc. Ayan. As you can see, meron pang maraming ano, item doon. Ayan. So, papansin niyo meron pa kaming mga oils dyan. So, nagpaalam naman kami sa DTI, ano, sabi nila, pwede naman magbenta ng oil, yung isang hardware store, as long as hindi siya overlapping sa inyong tinitinda. Kasi nga, hardware store kami, so hindi kami pwedeng magbenta ng maraming mga oils or lubricants. Tapos, pag nagbenta kami, kailangan hindi siya nasa front ng stores. Ayan. Electrical tapes, usually dito guys, is mga electrical na yung mga items dyan. Ayan. Ayan, mga bulbs dyan. LED bulbs dyan lahat, guys. Philips bulb, Ecolume from Firefly. Ayan, as you can see. Ayan, mga outlets. At saka dito naman, ayan, meron kami dyan lagari, o sa amin tawag is Hanso. Ayan. So, meron, as you can see, meron din kami dito ang ring for rubber plant. Yan. Ito lang guys, maliit lang yung aming storage area kasi nga hindi naman ganong kalaki yung hardware store namin. Ayan, tire wires. Ganun kami dyan. At ano pa ba dito? Ayan, mga roller paintbrush. Ayan. Meron kami din mga tire ng bikes. So, ayan, as you can see in there. Ayan. Lapit natin ng konti. Ayan, mga paintbrush. And ito, plumbing na yan guys, sa tubig. PE adapters, connectors, yan. Dito naman sa gilid is mga paints, ayan. So, ngayon, na pinapakita ko na yung mga items na dito sa storage area namin, magkakaroon na kayo ng idea kung anong pwede nyo pang ibenta sa mga gusto mag-start ng hardware business. Ano pa ba? Dito naman tayo, ayan. Yan, Lotus Paint. Quick dry enamel paints. Yan. So, ganyan yung ginawa namin. Kailangan talaga i-organize mo rin yung storage area mo para pagdating ng panahon, eh, hindi ka malito kung saan kukunin yung items. Yan, meron kami mga shovel. Yan, guys. Nasa taas na siya kasi masyado siyang marami. So, meron din kami, guys, na ganito. Ayan. As you can see, meron kaming tire ng motor. Ayan, kasali din yan siya. Binibenta namin yan siya sa hardware store namin, guys. Pero nakatago lang siya. So, hindi siya pwedeng nasa harap mismo ng hardware store. So, meron naman tayo dito, guys. Yan, mga wires item din ginagamit sa carpentry. Yan, mga tools. Ayan. So, kapag lumabas tayo sa
aming ano ito, storage area. Ayan, masyado pa siyang magulo. Actually, ayan. Hindi ako marunong gumamit ng aking gimbal. Nalito ako. Ito is, natawag namin dito pretty door. Ginagamit yan siya sa door ng CR. Ayan, mga pako. So, ayan guys, yung mga cartoon, hindi namin yan tinatapon kasi kailangan namin yan. At ginagamit namin yan sa pagbalot ng mga item na katulad ng pako na maramihan yung pagkabili. So, hindi mo siya pwedeng ilagay sa papel. So, kailangan sa cartoon. So, meron kami itong mga, ayan, pipes na gamit sa tubig, ayan, screen. Nabibenta rin kami ng LPG. Pero iba din ang permit yan, guys. Sa ito, mga tubo na siya. So, dito naman, sa kabila, is yung toilet bowl namin. So, ayan. So, sa harap yan, guys, is bahay na namin. Ayan. So, yan yung bahay namin. So, ayan. So, ayan, guys. Sana inagustuhan nyo yung aking tawag nito. Tour sa aming storage area. So, dito tayo ngayon sa Google AdSense. So, gusto ko siyang i-share sa inyo. So, maraming salamat. Ayan. Pwede ba ito ipakita? Ayan. So, ganito kung magkakatanggap kayo ng Google AdSense, so, ganito yung kanyang itsura. So, meron akong tip sa Google AdSense. Ano, guys, no? 3 times ako naghingi ng PIN from Google AdSense kasi nga, yung area namin is rural area. So, bundok pa siya, guys. So, first attempt ko ng pagkuha ng PIN is, until now, hindi ko pa rin siya natanggap. So, I decided na ipa address siya sa ano sa friend ko which is nakatira siya sa Davao City. So sinubukan ko lang kasi baka mas madaling matanggap yung Google AdSense pin doon. So sa second try o sa second attempt ko ng aking Google AdSense pin, 3 weeks natanggap na ng friend ko yung aking Google AdSense pin. So pinuntahan ko at kinuha ko siya sa Davao City. So yung mga small YouTubers dyan na kagaya ko, if nag-aantay kayo ng inyong Google AdSense at masyado siyang matagal kasi nga nasa rural area kayo, tip ko sa inyo guys is hanap kayo ng kaibigan nyo na nakatira sa city at saka i-address nyo doon. So, kasi sa akin, okay naman siya. Yung kahit na kinare off ko siya sa Davao City, tinanggap naman ni Google AdSense yung in-enter ko na PIN. So, for today's vlog guys is hanggang dito na lang muna. So hopefully is nagustuhan ninyo yung ating tour at saka nagpapasalamat ako sa lahat na support ang ibinibigay nyo sa akin. Itong Google AdSense is ito na yung nagpapatunay na ano, kahit small YouTuber lang at least makakasound tayo para naman parang magkakaroon na ng saysay at saka yung effort natin is parang hindi na siya mawi-wasted. Kasi nga, ayan. Tanggap na si AdSense. Pero yung sa AdSense ko guys, is hindi ko pa inad yung aking hindi ko pa inad yung payment method kasi hindi pa ako nakaabot ng $100 na threshold. So kailangan makaabot ako muna ng $100 USD para makuha ko yung aking sweldo sa YouTube. So hopefully, cross fingers na sa 50% na tayo. So sana nagustuhan niyo ang aking vlog for today and maraming salamat sa panonood. Madamoy kayo salamat. Daghan kayo salamat. And I hope magkita kita tayo sa next ko na vlog. So, nagmamadali na ako kasi kailangan ko nang pumunta sa store. So, if you like this video, please give it a thumbs up. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please subscribe. And if you have a question, please comment below. And maraming salamat. Daghan kayo salamat. Bye-bye, guys! Ingat kayo palagi. God bless!